Hello po mga kabukid! Sa video natin ngayon, pag-uusapan naman natin kung magkano'ng posibleng kitain sa isang baka kung ikaw mismo ang magbebenta ng karne nito. Malalaman nyo ang mga iba't ibang uri ng parte ng baka, ang mga halaga nito at kung ilang kilo ang maaari mo may pagbenta. Tara po, samahan nyo muli akong alamin ang mga ideas at impormasyon sa pagkakarne ng baka. Ating alamin ang mga basic beef cuts ng isang baka, kasama dito ang mga primal cuts, subprimal cuts at iba pa. Pierna corta or round, lomo or loin, buto-buto or ribs, paypay or chuck, batok or neck, tiyan ng baka or yung flank, kabilugan or plate, puntay pecho or brisket, bulalo or foreshank, pata or shanks, ulo or yung beef head, laman loob or internal organs, at paa or feet. Ang carcass weight ng isang baka ay karaniwang tumitimbang ng 60 to 64% matapos matanggal ang ulo, paa, balat, skin hides, dugo, at internal organs. Pero ito ay depende pa rin sa uri ng baka at sa katawan ng baka. Nasa 36 to 40% ang timbang ng mga nasabing parte ng baka. Kung nakabili ka ng isang baka at ito ay tumitimbang ng 450 kg sa buhay sa halagang 48,000 pesos, ang carcass weight nito ay nasa 274.5 kg at 175.5 kg naman ang natitira. Ating tuusin ang halaga ng mga bawat parte ng isang buong baka. Paypay or chuck, kung ang presyo nito ay 320 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 69 kg, magkakahalaga ito ng 22,080 pesos. Buto-buto or ribs, kung ang presyo nito ay 270 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 25 kg, magkakahalaga ito ng 6,750 pesos. Lomo or loin, kung ang presyo nito ay 320 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 47 kg, magkakahalaga ito ng 15,040 pesos. Pierna corta or round, kung ang presyo nito ay 320 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 65 kg, magkakahalaga ito ng 20,800 pesos. Tiyan ng baka or flank, kung ang presyo nito ay 270 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 11 kg, magkakahalaga ito ng 2,970 pesos. Kabilugan or plate, kung ang presyo nito ay 270 pesos at ito ay tumitimbang ng 19 kg, magkakahalaga ito ng 5,130 pesos. Bulalo or shank, kung ang presyo nito ay 270 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 11 kg, magkakahalaga ito ng 2,970 pesos. Batok or beef neck, kung ang presyo nito ay 270 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 5 kg, magkakahalaga ito ng 1,350 pesos. Hanging tender, kung ang presyo nito ay 320 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 2.5 kg, magkakahalaga ito ng 1,350 pesos. Buntot or yung oxtail,
kung ang presyo nito ay 180 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 3 kilogram, magkakahalaga ito ng 540 pesos. Ulo or yung beef head, kung ang presyo nito ay 150 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 6 kilogram, magkakahalaga ito ng 900 pesos. Paanang baka, kung ang presyo nito ay 160 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 8 kilogram, magkakahalaga ito ng 1,280 pesos. Suwet or beef fat, kung ang presyo nito ay 150 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 3 kilogram, magkakahalaga ito ng 450 pesos. Balat or beef skin, kung ang presyo nito ay 120 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 12 kilogram, magkakahalaga ito ng 1,440 pesos. Tuwalya or tripe, kung ang presyo nito ay 220 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 5 kilogram, magkakahalaga ito ng 1,100 pesos. Laman loob or internal organs, kung ang presyo nito ay 170 pesos kada kilo at ito ay tumitimbang ng 6 kilogram, magkakahalaga ito ng 1,020 pesos. Sa kabuuan, ang estimated total value ng kinatay na baka ay maaaring magkahalaga ng 90,060 pesos. Ang halagang ito ay depende sa lugar at sa presyo ng mga bawat parte ng baka. Kung ibabawas mo naman ang puhunan mo sa halagang 49,000 pesos, ang estimated return of investment mo ay maaaring umabot ng 84% or 41,060 pesos. Kung hahatiin naman natin ang pagbebenta ng ating baka sa carcass weight, kikita ka naman ng 34,780 pesos or 71%. At sa iba pang parte ng baka, kikita ka ng 6,280 pesos or 13%. May tool po akong ginawa para sa backyard selling or sa midship business. Ito ay gabay mo sa iyong pagpaplano at maaari mo siyang gamitin. Ilagay mo lang mga presyo at kapital mo sa iyong operasyon. Paki-download na lang po ng link sa baba para magamit nyo. May previous video din po akong ginawa kung nais mo namang mag-alaga ng patabaing baka or magbenta ng mga batang baka. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po sa panonood, mga kabukid!